Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan nga natin ang isa sa mga underrated na Bizard at hindi lang basta Bizard dahil isa rin siyang kapitan sa Gotei 13. Pero bago yan ay intro nga muna tayo. Si Rojuro Otorabashi o mas kilala sa tawag na Rose na kapitan ng 3rd Division sa Gotei 13. Ang kanyang lieutenant sa ngayon ay si Kira. Siya rin ay isang kapitan higit 100 taon na ang nakakalipas bago pa nga mangyari ang hollowfication na ginawa ni Aizen. Umigit kumulang 112 ang nakakalipas, si Rose ay napromote bilang isang kapitan sa 3rd Division. Pagkalipas ng 2 taon, ay ipinakilala nga ang bagong kapitan ng 12th Division. Ito nga ka-anime ay si Kisuke Urohara. Na-discuss ko na nga mga ka-anime kung saan nagmula ang mga Bizard at kung sino-sino sila. At kung hindi nyo pa nga ito napapanood ay i-click nyo nga lang ang link sa baba. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano ba talaga siya kalakas. Si Rose ay may kakaibang uri ng Sanpakto dahil ang kanyang Sanpakto ay tila isang latigo. Napakadali nga lang sa kanyang makontrol ito. Isa rin siyang biyasa sa paggamit ng Kido, Hado, pati rin ang paggamit ng Shunpu. Bilang isang kapitan sa Gotei 13 at isang Bizard, siya ay may kakayahan na maglabas ng mataas na antas ng Ryatsu. Ang kanyang Sanpakto ay si Kinshara. Na ang ibig sabihin sa Japanese ay the Golden Saltry o Golden Shala. Shikai, ang Sanpakto na ito ay tila nagiging isang latigo. Ang Kinshara, Sokyoku, Daichuchiban, Isayobara na ang ibig sabihin sa Japanese ay Golden Saltry Sonata No. 11, 16-Day Old Moon Rose. Kapag ang bulaklak sa dulo ng Sanpakto ni Rose ay tinamaan ka, ito ay maaaring magdulot ng malaking pagsabog sa pamamagitan lamang ng pagtatap ni Rose ng kanyang daliri sa kanyang Sanpakto. At dahil din dito, ito ay nagpapadala ng isang sound wave na nagdudulot ng isang matinding pagsabog. Ngayon ka-anime, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang kanyang bankai, Kinshara Butodan, Golden Saltry or the Dancing Troop. Sa pag-active ng Kinshara Butodan, ay bumubuo ito ng malaking pares na mga lumulutang na kamay na may hawak na isang napakalaking baton o conducting baton at mga malalaking nilalang na kulay ginto. Ang mga mukha nila ka-anime ay tila may golden petal. Ayon kay Rose, ang bawat isa sa mga ito ay inilalarawan na mananayaw ng kamatayan or the dancing death. Ang bankay na ito ay pinapahintulutan si Kinshara Butodan na gumamit ng musika upang lumikha ng mga physical na illusion. Ayon mismo kay Rose ka-anime na ang kanyang musika ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa puso ng kanyang target. Hanggat ang puso ng target ay nalililang, ang mga ilusyon ay makatotohanan at sapat na malakas upang pisikal na makapinsala sa target at makaapekto sa paligid na parang totoo. Ayon din kay Rose ka-anime na ang bankay na ito ay maaaring pahintuin ang kalaban sa paghinga. Ngayon ka-anime, para sa mga naguguluhan, ang bankay na ito ay isa lamang illusion, pero ito ay hindi normal na illusion dahil ang illusion na ito ay nagiging totoo dahil sa musika ng kanyang bankay. At sa oras na narinig mo ito, ang kanyang illusion ay nagiging totoo at nagiging mapaminsala kahit na sa paligid nito. Ang iba't ibang pag-atake gamit ang illusion ay nasa iba't ibang sayaw na ginagamit ng mga mananayaw ng kamatayan na kinokontrol naman ni Rose gamit ang conducting baton. Seedrip, pinapahintulutan si Rose na ang mga figure na ito ay magpaikot-ikot sa mga kalaban. At dahil din dito, ito ay lumilikha ng isang mataas na alon at tila nilululog nga nito ang kalaban
Prometheus. Sa pamamaraang ito, ang kanyang target ay tila sinusunog. Dahil sa epekto ng Kinshara Botodan, ay talagang naniniwala ang target nila na sila ay sinusunog, na nagpapakita ng tunay na sakit sa kanyang mga kalaban. Pero ka-anime, kahit gaano ito kalakas, ay mayroon itong isang kahinaan. Gumagana lamang ang bankay na ito sa mga kalaban na nakakarinig. Pero kung hindi nakakarinig, ay hindi ito gagana ka-anime. Na siya namang ginawa ni Mas Dimasculin, sinira niya ang kanyang eardrum upang maiwasan niya na marinig ang musika ng kanyang bankay. At dahil din dito ka-anime, ay nalabanan niya nga ang bankay ni Rose. Yon, salamat mga ka-anime. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na nga ka-anime. Nag-upload din ako sa aming TikTok account at sa aming Bilibili account. Thank you and peace out. Hanggang sa muli.